Mga kasangga ni Bongbong Marcos sa Senado ang matunog na mag-aagawan sa pagka-Senate President. Sino kaya sa kanila ang malakas ang laban? Magbabalita si Mian Los Baños. Senadora Cynthia Villar, Senate Majority Leader Mig Subiri at Senador Win Gatchalian, sila ang tatlong pangalang matunog na tatakbong Senate President. Pero tingin ng chairman ng UST Political Science Department na si Professor Dennis Coronacion, nakakalamang si Villar. Kahit ikalawang termino pa lang niya ito, mukha raw madali siyang makakakuha ng 13 boto o mayorya ng Senado, lalo't kaalyado siya ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Presumptive President Bongbong Marcos. I think he's going to be a key in her selection. Senators who are allied with President Duterte at saka Presumptive President Bongbong Marcos to affiliate themselves or attach themselves with Cynthia Villar. Tingin ni Coronacion, siyam na senador agad ang posibleng maging kaalyado ni Villar. Ang anak niyang si Mark, ang kapartidong sina senadora Amy Marcos at Pia Cayetano, mga kaalyado ng Pangulo na sina senador Bongo, Ronald De La Rosa at Francis Tolentino, at mga kasama sa koalisyon ng BBM Sara Tandem na sina Robin Padilla, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Habang ang mga posibleng umanong maging swing votes ay sina Alan Cayetano, Grace Po at Rafi Tulfo. Pero paano nga ba ang proseso ng ligawan sa mga naghahangad maging Senate President para makakuha sila ng boto mula sa kanilang mga kasamahan sa Senado? Isa sa pinaka-importante ang maibigay nila ang chairmanship o pagiging pinuno sa mga komiteng gusto ng bawat senador. Critical dyan yung mga pinag-aagawang komite, gaya na lamang ng Finance Committee na dumidinig sa taunang budget ng gobyerno. Nariyan din ang Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga naman sa mga anomalya sa gobyerno at ang Public Services Committee na siyang may kapangyarihang magbigay ng prangkisa. Sabi pa ni Coronacion, mahalagang katangian ng isang gustong maging Senate President ay seniority o yung tagal ng panahon at karanasan sa pagiging senador. Kaya baka mahirapan daw si Gatchalian. Relatively young, hindi pa considered as senior, and I don't think na he has developed the clout and rapport within the Senate. Isa pa sa pwedeng lumaban sa Senate Presidency ang nagbabalik senadong si Cheese Escudero. Sabi ni Coronacion, kung sakaling si Escudero ang maupo, posibleng mas maging independent ang Senado. Lalo't hindi si Marcos ang ibinoto niya kung hindi si Vice President Lenny Robredo. Pero kung si Villar naman daw ang maging Senate President, malamang daw na magiging supportive ang Senado sa gusto ng susunod na administrasyon. Para sa 1PH, Mian Los Baños, News 5.